I rin isa sa mga medyo pinakamahirap na. Kung umpisa tayo sa medyo mahirap, kanina, honeymoon yun eh. Ito yung real world na. Kasi pag hindi kayo nakakuha ng kliyente, of course, hindi kayo kikita. And dito rin marami na scam kasi hindi nila alam kung ano yung legit, saan makakuha, at sino talaga yung magbabayad. Okay, straightforward, pinaka-safe ay yung mga job platforms. Katulad ng FreeUp, onlinejobs.ph, Upwork, Indeed, so on and so forth. If you, there's a number or sa like dozens of online job platforms. Pero ito yung nire-recommenda namin, yung tatlong yan. Kasi yan yung mga matatanda na matatagal na at nasubukan namin personally. Ako personally, yun ako kumukuha ng kliyente nung active pa akong mag-acquire ng mga kliyente. Okay, all you have to do is, of course, search yung platforms na yan sa Google, i-Google nyo. And then, create a profile. And then, mag-apply. Yun lang. Okay? Nandun naman na yun eh. Self-explanatory din yan. Kung ano gusto nyo applyan, click yung job listing, sign job description para sa inyo, magpadala kayo ng cover letter, and then maghintay kayo ng mapapasa yung cover letter. That's it. Okay, kagandahan niya sa job platforms, most of the job listings, I'm not saying na lahat ah. Okay, kasi baka ma-scam kayo sa inyo. Most of the job listings, pwede niyong is verified. Okay, verified yung naglista or yung kliyente or yung prospect. So, kung ako sa inyo, pagpunta kayo dyan sa Garanto ay ng kliyente, ng jobs, check nyo rin kung yung kliyente or yung prospect na balak nyong applyan ay may history na ng pag-hire. You know, madali lang naman din. So, check nyo kung meron na siyang history, dito kayo mag-apply. Kung hindi, para hindi kayo alakanin. Kung wala rin ang problema, doesn't mean na hindi sila legit. Just means na baka hindi pa sila nakapag-hire dun sa platform na yun before. If that's the case, wala rin mga problema yon. Basta hindi kayo lalabas ng platform pag bayaran na. So, let's say, pumasok kayo sa kumari, Upwork. Okay, sa Upwork. Nakita kayo ng job listing doon. Na gusto nyo, kumari, may job, ano yung madali? Let's say, lead generation, kumari. Right? Lead generation, tapos nag-apply kayo. And then, nakipag-usap sa inyo yung kliyente. Basta ang bayaran is within the platform lang, hindi kayo lalabas. Safe kayo. Kasi kung ano-ano man ang mangyari, sagot kayo ng platform. Okay? So that's for job platform. Next na pwede nyo pagkuhanan ng kliyente ay social media. Yan din yung social media. Ano naman yan? Facebook, Instagram, so on and so forth. So what you can do sa social media is to reach out sa mga prospects na sa tingin niyo ma-serve niyo or matutulungan niyo. How do you do that? Punta kayo sa mga groups ng mga kliyente or ng mga prospects na gusto niyo tulungan. For example, mga dentista. So sali kayo sa mga groups ng mga dentista, may pag-usap kayo sa mga tao doon, mag-reach out kayo. That's it. Pag pag-usap sila sa inyo and napag-usapan yung ginagawa niyo, din i-offer niyo yung service niyo. That's it. Okay? That's for social media. Last ay ang referral. So, kung meron na kayong kliyente before and gusto niyo pa magkaroon ng iba pang kliyente, just ask your current client na bigyan kayo ng referral sa mga kakilala nila kung nangangailangan ng service niyo. That's it. Simple as that. Okay. Sa ngayon, ang best bet ninyo, realistically, okay, ay yung job platforms. Again, pwede naman sa kung saan man, social media, pwede kayo sa LinkedIn, whatever. Pero kung nag-umis pa lang talaga kayo at medyo hindi pa kayo ganun ka-confident sa skills ninyo, I would suggest job platforms muna kayo kasi yun yung pinaka-safe. Okay? Pwede nyo pa rin ayusin yung profile nyo sa social media, sa LinkedIn, so on and so forth. Gumagana yan. I mean, gumana yan sa mga kliyente ko rin. Sorry, sa mga estudyante ko rin. Nung nag-umpisa ako, gumana rin sa akin yan. Pero yung mga unang kliyente ko talaga nag-umpisa sa job platforms, hindi nag-branch out na lang ako sa